Thank you.
Pero ¿ves tres? Sa huling hamunan, ibigay sa atin ni Jesus ang Eukaristiya bilang alaala ng pagbibigay ng loob. Manalangin tayo sa Ama upang maisabuhay natin ang misteryong ipinaiwatig ng Eukaristiya. Ama, tingin mo ang iyong sambayanan. Ama, tingin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang Santa Iglesia sa pagdiriwang at pagsasabuhay ng Banal na Eukaristiya ay lagi siyang makapagpatotoo sa mga aral at pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo, Ama, dinggin mo iyong sambayanan. Nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, diakono, sa pamamagitan ng Eukaristiya ay patuloy na palakasin at pasiglahin ng Panginoon at manatili silang tapat sa tungkulin pinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo, Ama, tingin mo ang iyong sambayanan. Nawa makita at maisabuhay ng mga pinuno ng ating bansa ang turo at halimbawa ni Jesus sa paglilingkod sa kapwa nang walang pag-iimbot. Manalangin tayo, Ama, tingin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga nahaharap sa mga tukso at pagsubok ay maging matatag at malakas ayon sa halimbawa ng katapatan ni Kristo sa Ama. Manalangin tayo, Ama, tingin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga namatay na nakibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay makiisa sa walang hanggang buhay na ipinangako sa Eukaristiya. Manalangin tayo, Ama, tingin mo ang iyong sambayanan. Diyos Ama, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng mabuti. Tingin mo ang aming mga panalangin at gabayan mo kami habang ipinagdiriwang namin ang pagpaparasakot at kamatayan ng Kristo. Iyadid mo nawa kami sa kalulatian ng kanyang muling pagkabuhay. Inihin namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ito po tayo. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari natin ikalundan ng Diyos sa mga mga kapatid. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, dumikay pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mo na nag-alay ng pagliligtas niya sa tanan ay nangyari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang laging dakila at laging mong ikinalulugod na pari nagahayon para sa sinugod nitong mag-aari ng tanging ibinugod. Ang pagdiriwang sa huling kapunan ay pag-ahayin niya para sa nanumang ang lahanin namin ang pagsaluhan. Ang laman niya ay inihayin ng panglahat ay buhay, ang dugo niya ay lumanap ng lahat ay papatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalapitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang aming pagsasampalataya na nababatid mo, gayon din ang pag-isigaw namin maging tapat sa iyo. Ang pag-ahay ito ng pagpupuri ay aming inialay para sa kapakanan namin at para sa pamahal namin sa buhay. Para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulot namin sa iyong kadakilaan, Diyos ito at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan ay pinagliliwang namin ang gabing ito ngayon, ang dakilang kapistahan ng ginawang pag-ahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa atin. Pinaralan namin ngayon unang-una ang inaan ng Diyos at Panginoon namin sa Jesucristo, si Maria na palalhating laging tirin. Gayun din ang kanyang kabiyang na pusong si San Jose, ang iyong pinagpapalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Simon at Tadeo. Gayun din sinabilo, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at lahat ng iyong mga banal. San Martin, pakundangan sa kanilang inawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang.
Ama namin iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong bungang kam. Sa pag-aalaala ng dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo upang pagsaluhan ng mga alagad, loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapamin mo sa paing ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Jesucristo. Noong bisbira sa kanyang pagpapakasakit para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang pinapay sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos, ang maa niyang makapangyarihan at nagpapasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niyang pinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at kaling. Ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalak-galak ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aming dugo ng bago at walang pagtibag. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikang magpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Makapagyarihan Diyos, ituloy namin iyong
ipaakyat sa banal ng Anghel ang mga alay na ito sa dakilang kamparang nasa Ibrahim. Upang sa pagkasalo sa banal na katawan at ibuot ng mga anak ay pakinabang namin ngayon dito sa banal ng Abang. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at anang pagbabaspas. Ama namin, iyo rin alalahanin ang mga anak mo naunang yumamo sa amin. Ang pag-iblay sa iyong kapayapaan niya, mga natakang panampalatay kanilang taglay, at sila'y ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang na ihimlay sa kagdungan ni Kristo ay aming ibinalangin sa iyo upang iyong pagbigang makarating sa pag-asalo, pag-iwanag at pamahinga sa iyong piling. Kahit kami mga kasalanan ng lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyo na lumakaw ng pagkamapagbigay. Sa aming paumuhay araw-araw, kaya pagindapatin mo rin kami ay makaunay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisa nila. Hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagkukulo sa aming kakulangan. Sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamamagitan, ang tanang maubuting kaloob nito ay lagi pinahihirag, pinababanal, binubuhay, binabaspasan, at sa aming ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya lahat ng parangal pabuhay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Paglilingkod sa kapwa, bilong natin sa harapan ng Omegabal na tayo'y kabayan niya upang tayo ay tunay na makapaglingkod sa kapwa sa individual na kapasidad at sa kapasidad bilang isang parokya.
Inilinawin kami ang Diyos sa lahat ng sama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala namin pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa kanino. At sa kanino rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawabalag ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat pang matuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
kanyang buhay, pinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang ating itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, Panginoon. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at poot na kanilang nararanasan, Tugon. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na ginagapos ng hangaring maghiganti, Tugon. Para sa aming sugat ang lipunan na iniligaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito, Tugon. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kami lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghiganti, lahat. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, lahat. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karunghaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad, lahat. Para ang patuloy at habag ang maging daan upang maibsa ng pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan, lahat. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtatabunin sa dagat ng lahat ng tao nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo, lahat. Para sa inspirasyong baguhin ng lipunan, batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan, lahat. Manalangin tayo, Ama ng Habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kaming katulad ninyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob, sa aming bansa ay lumalagan at isang matinding hangarin na magiganti. At isulong ng punuin ng death row, ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas, maghari nawa ang tunay at hindi manandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, lumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga may kapangyarihan, subalit hindi niyo pinaya ang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang balit ng pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon na tagapagbigay ng buhay, ikinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tibig kaming kumilos laban sa kamatayan na ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at pag-alang upang huminto ang karahasan at malaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Malungsod, San Pablo ng Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ang maraming mapagmahal yung pagkaloob sa aming may kinabang na ipinagdiriwang nito nga muna ang anak mong mahal, kami pagindapating makasalo kailanman sa pagbiging na iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So wala po tayong pagpapaspas na yun. No? Bali tapos na po yung misa. Gagawin po natin ngayon, no? Ay
Sinsuhan po natin yung banal na sakramento sa altar. Tapos didiretso po tayo doon sa altar of repose. Yun po yung ginawa natin, altar of repose. Doon po natin iisa sa ayos yung ating pagkatanong. No? At magkakaroon tayo ng panahon ng panalangin at pagninilay. Inaanyahan po hanggang alas 12. Pero kahit na o isang oras lang na pwede ninyong itigil, ano? Pero yung ito ay hanggang ang alas 12 ng hating gabi. Magsiupo po kayo. Ay, magsinuhod po kayo.